3, 2, 1. So magandang hapon sa ating mga tagapanood ng ating YouTube channel. At nandito tayo ngayon. Gagawa tayo muli ng single lips na wealth packet. Ito yung ating mga materialis. Ito, pilon para ito mamaya sa paglagay natin dito sa tabi. So ito, ito yung bearer at saka ito yung isa, ito yung lips ng weld. At ito yung pocket bag. At ito yung ating panel, na back panel na ating bubulsahan. So, yung una nating ginawa ay maong yun. Ito naman ay, ano to, manipis na tila, pang disinti ito. So, atin itong gagawing weld. Gagawa natin ng weld packet. Aking ginamit na mga kulay ay pula sa lips para makikita at makita natin ang itsura talaga. Kasi kung parehasin ko ang kulay, hindi natin gaano makikita. Total, pagtuturo lang naman ito, kung ginamitan ko siya ng kulay pula sa lips at saka sa bearer, pula pa rin para ano, makikita natin. Pati ang gagamitin ko sa pagtayin sinulid ay puti, ay pula dahil ang ating tilang papasadahan ay puti. So para makita lahat, kailangan opposite sa kulay ng ating ginagawa. So, ang una nating gagawin ay magawa tayo ng lagyan natin ng patigas itong ating lips. Yan, ito yung ating lips, patigas. Lagyan natin ng patigas. O, simpleng paraan ito. Para ito sa mga disinti na simpleng paraan ng paggawa ng weld. So, half inch tayo parati. Half inch. Kuha tayo ng half inch dito para sa ating lips. Itong lapad na to, ito na yung ating papasalahan mamaya. Dito natin itong tong magipatay at tayo at ang ating tayo mamaya pag nagbuha na tayo ng lips para wala na tayo, hindi na tayo magsusukat ng ano. Remind ko lang ito para magtitira lang ako ng mga 1/8 para hindi hassle sa paggawa ng lips. So, una natin gagawin ay dito sa panel, lagyan natin siya ng dart o pleats. Lagyan natin ng pleat. 1/4 tayo, 1/4. Half inch yan. Yan. Gano'n natin. Sadaan natin dito para hindi yung paling ng dart ay nakapermanente. So, lagay natin itong kwan. Pocket bag. Pinati ko lang para pag lagay natin dyan parehas yung allowance magkabilaan. Parehas yung lapad. Tayo istinat natin para ang ating pagitbag ay hindi gagalaw-galaw. Yan, pinaligtan na naman natin ulit. Tapos, paano natin yung pinakatuwid na ano, pinakatuwid tapos na yan, yan right dyan.
Tapos, tulad ng mga nakalipas na mga video ko, ay magtutok pa tayo ng 5 inches sa ating gagawing weld. 5 inches. Ayan. Ito tayo. 5 inches. So, kapalan natin para kitang-kita. Kita natin na makapal. Ayan, 5 inches yan. So, kailangan hatiin natin ganun. 2.5 ito. Ayan, 2.5 siya, no? Hatiin natin ang hatin. So, kailangan, pag nahati na natin yan, itong dart niya, dito rin sa, dito natin ilagay sa pinakagitna para magkabilaan 2.5 dito sa kabila, 2.5 parehas. Hinati natin, so, dito yung dart sa sindro, kasi ito yung sindro ang dart eh. Yan. Tapos, ganun. Tapos, silip-silip sa may linya o guhit. Saka-saka, subo natin. Yan. Ang ating subo ay doon talaga sa may pinagmulaan ng guhit. Saan yung guhit? Hanggang doon lang tayo. Ito, pakaibang klaseng weld ito ha. Yung isang ginawa kong weld ay tiniklop natin yun. Pero ito hindi ito natin ititiklop kasi lagyan natin siya ng ito, hihilahin natin pa ilalim. Mas matibay, malinis din ito. Mas matibay ito. Kasi pandesinti ito eh. So yan, yan ang ating yan, naikabit na natin. Yan, naikabit na natin. So dito, kukuha tayo ng sukat na 1/2 inch. Kuhitan natin. Ituwid natin ng guhit. Dito rin sa kabila, ituwid natin. Tapos, yung lapad ng ating guhit, kukuha tayo. 1/2 inch. Ganun rin dito sa kabila. 1/2 inch. Tapos, guhitan natin para sundan natin sa ating pagkatay. Yan. 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 So, itong ano na to, itong pilon na to, ito yung ilalagay natin sa ilalim. Dito. Pero ito, hahawiin natin ito ha. Yan, hahawiin natin pag ganyan. Yan. Para sigurado tayo na hindi siya madamay sa pagtahi. Tapos, ito yung ating, itong pilon na to, ito yung ating papasadahan para maipit siya. Para maipit siya. Yan. Kasi yan ang hihilahin natin mamaya. So, yan ang ating papasadahan. Yan. Yan o. Dito tayo. Para sa mga disinti na paraan ito. Ito yung ginagamit kong weld noon nung ako'y matupan sa mga tailoring. Ito yung aking paraan. Ayan. Ayan. So, ang pula, hindi siya na agip dahil natin siyang hinawi. Pero kung hindi natin siya hinawi, madadamay siya. Kaya kailangan nating hawiin para hindi siya madamay. So ngayon, atin na itong butasan. Sa gitna ang pikit eh. Ayan o. Pikitin natin ay kailangan natin ang ating pikitin ay dito mismo sa may gilid na gilid. Ayan o. Ayan. Ayan. So may puno mismo ng pinagsimula natin ang tahi. Ayan. Ganun din dito sa kabila. Gawin natin yung pilon para hindi siya madamay.
Yan. Yung ating dulo ng ating sino, ating gunting ay sa may ano talaga. Pinagsimulaan ng tahi. Ganun din dito sa kabila. Parehas yung apat na kanto na yan. Dito natin itapat ang ating gunting sa may dulong dulo yan, oh. Yan. Snack. So yan na yun. Yan kurma. So po yan. Yan na yung ating hihilahin pa loob. Pasok natin sa loob itong ating well para pasadahan natin. Itong ano mamaya na yan. So yan na, oh. Yan na siya. E, ganun na lang to para kita natin. So pasadahan natin siya. Yan. Yan. Yan yung ating well. Ang ating pasada ay dito talaga din sa may pinagsimulaan ng ating ginupit. Kailangan natin ito putulan. Ang putol natin mula dito sa may pinakagilid ng tahi, dulo ng tahi, magbibigay ito ng mga mahigit 1/4 dapat. Ganun din dito sa kabila. Yan. Ganun din dito sa kabila. Yan, ha? Yan. Ikatin itong tahian para matibay siya, hindi siya aalit at mawawala siya. Para stay siya. Kaya pag hindi mamatahi yan, pagdukot ng bulsa, lalabas yan siya. Maludukot din siya. Kasama sa pagkalabas. Ayan na. Kailangan, ito na naman, atin itong ipantay itong ating barrel, ipantay natin siya sa ating well. Ayan. Katapos kung ano ang magkuha tayo ng lalim na bulsa na depende sa gusto mong gagawin, may 5 inches, mayroong sa is, depende sa gusto mo ng lalim. Yan, o. Oh. Yan, o. Oh. Ang gagawin ko, ano lang, para lalagpas ng tila. 5 inches lang, dahil sample pa lang naman to. Yan. Pwede yan, 5 inches, yan, tandaan mo. Ilulupi mo dyan. Tapos, dito ka, maglulupi ka, hanggang ipantay mo dito din sa may labi. Ayan, yan. Tapos, tandaan natin na dito tayo hanggan. Kaya natin guhit. So, ito na yung dito natin ilagay na ito. Pag natahin na ito. Pag-itahin na natin, dito natin. Hanggang diyan na siya. Tapos, dito sa may bandang, lagpas na lang siyang gitna, ibaba ng konti. Galawan tayo ng mga, kahit mga 3/4 inch. Yan, tapatahin natin dito. Dahil clean finish ito,
igaganon natin, babalik ka rin. Huwag natin iganon, kundi babalik ka rin natin ganyan. Yan, mamaya na natin yan siya. Ayan. Babalik ka rin. Ayan, ganyan ha. Tapos hawiin ito para pagpasada natin, makikita natin ito. Makikita natin yung sa ilalim. Kailangan itong pula na to, itong gilid nito, at saka yung gilid nitong isa sa ilalim, magkatapat para pagpasada natin ay magkapantay sila. So, tapos, sadahan natin. Ayan. Kupitin natin yung sobra. Ganun din dito sa kabila. Hawi natin itong panel. So, gilid tayo, gilid. Tupitin ng sobra. Yan. Saka balik na rin. Ganyan o, baliktad. So, okay ng ruler para lalabas siya. Yan. So, okay natin ang ruler. Ito, bunting. Para yun sa kanto. Kasi ang ruler hindi makapakanto eh. So, pwede, bunting na rin diretso. Tuturo lang naman to. Pwede gamitin mo lahat. Ito, itong ating putulan natin ito, magbuhat ito sa may gilid na ito, magtitira lang tayo ng mga 1/4 para hindi siya bubukol. So, ganun dito sa kabila din, bawasan natin ng konti. Ano, pagkatapos ito, ipapantay din natin ito. Yan mga ganyan. Para maaliwalas, kumbaga. Ayan. Ang gagawin natin para ano siya malinis, ito yun ang ating ipapasok ngayon. Yan, papasok natin ito ngayon. Pag ganyan, no? Yan. Yan, yan. Yan. Pala napikitihan. Kaya pala hindi ayaw sumubay. Hindi, nakalimutan pala pikitihan. Pikitihan natin ito kasi hindi napikitihan. Kaya hila ko ng hila, ayaw mahila. Ayan. Kabila, pasok na. Kabila, ayaw. Pala hindi napikitihan. Ayan. Kalimutan lang. Ayan o. I-plaster natin ganyan. Ilahin natin ganyan, no? I-praise natin. Kumbaga, imasimasin natin ganyan, no? Yan. Yan. Pwede ito siya pasadahan dito. Pwede diretso na rin siya pasada dito. So, para medyo malinis, isang pasada lang tayo. So, ang gagawin natin, ano tayo? Suksok natin ito. Ito na to. Suksok natin sa loob. Ganyan. Yan. Suksok din natin sa loob. Yan. Yan. Nakatago na. Yan. Yung gagawin natin, ipitin natin at natin siyang lalak natin siya para matibay siya. Lalak natin. Yan o. Lagyan natin siya ng lock. Lalock natin. Sa kantong-kanto yan mismo ha.
Yan o, kantong-kanto yan. Ito, lumabas. Eh, balik natin, ipatok natin ulit. So, ilalak natin. Saka natin siya ipasadahan dito sa taas. Ayan. Nang 116. Ayan o. Saka natin ng 116. Saka natin siya pasadahan din dito papunta. Ating weld. Napasadahan na natin siya, napasadahan na sa taas, napasadahan na rin sa baba. So, ang gagawin natin ngayon dito pa, yung tinatawag na clean finish, kung sobra siya dito, putulan natin ito. Halimbawa, ganyan. Medyo isturbo yan siya, putulan natin. Yan. Tapos ito, ilulupin natin ito ng pagganyan. Yan. Ganyan ang pagkalupin. Pasadahan natin ng effort. Lagyan natin ng magika. Magnet guide. Hindi magika. Magnet guide. Nabulol-bulol ako eh. Clean finish din ito. Pero parang pangisla. Matibay din ito. Matibay din ito na pagkagawa. Oh, yan ang itsura o. Ah, ganyan. So, saka natin eh ganun. Saka natin pasadahan dito. Lalak natin spinach para hindi siya gagalaw-galaw, para ng wishbone hagip na hagip siya. Ayan ang ating pulsa. Yan ang ating ginagawa na weld na yung tinatawag na clean finish. Si hindi dito kasi pag 116 'yan tawag nila noon, hindi ano, hindi clean finish pag naka 116 tayo. Linupi, linulupi lang 'yon, diretso tapos pasada dito sa gilid. Pero ito, pinaliktad muna natin, tinahi sa loob saka pinasadahan ng 1/4 sa gilid. Kaya ang tawag nila niyan ay clean finish. So 'yan, 'yan ang ating weld. Ito yung mga ginagamit, pwede rin itong gamitin sa maong, pwede rin itong, pero mas madalas ginagamit itong ganito pag mga disinti ang ginagawa ko, mga slacks kung tawagin. So, yan ang, ano, yan ang aking pagtuturo patungkol sa paggawa ng bulsa ng likod o tinatawag na single lips weld pocket. Ito yung weld pocket kasi mayroon pang isang weld na double lips. Nag 1/4 sa kabila, 1/4 sa kabila, double weld, kambal tubig.
kung tawagin ang mga mananahi sa mga garments, kambal, tubig. Tubig, dalawang parehas ang laki. Kaya tinatawag na kambal tubig. So, itong ginagawa natin para to sa single lips lamang. Pero pwede itong gamitin kahit sa mga pantalon, maong man o ano. Basta gusto mong matibay, ganito na pagkagawa. Then, meron pang isa, yung isa kong ginagamit na pag-weweld din. Halos mga estudyante, diretso ako. Yan yung hindi clean finish kasi magwa 116 ako dito sa gilid. Pero nasa iyo yun kung anong gusto mong gamitin na pamamaraan sa pag-weweld. Basta ang importante malinis na kung kahit labahan, kusokusuhin o washing machine man ay hindi siya basta-basta sasabog dahil trangkado siya dito sa mga magkabilang gilid. Ito siya. Kung sa mga tailoring at in-stitching pa ito eh. Mga barta kung tawagin. Binabartakan pa ito. Pero pag ganito kung pamamaraan sa pag-weld, kahit walang bartak-barta ito, makapatibay ito. Walang sabog sa gilid eh. Ano? Walang sabog sa gilid yan. Malinis eh. Walang sabog sa gilid. Yan. Ayan. Yan ang ating may tulong sa mga gustong matutong mag-weld, matutong manahi. Ayan, tutok lang sa mga video ko diyan. Marami diyan na repair, buuhan. Nandiyan, itinuturo ko lahat para kung sino yung gustong matuto talagang manahi, matututong manahi na kaya hindi na kailangan pupunta papaturo sa mga ano, yung mga tailoring, pupunta ng tailoring. Dito lang, tutok lang sa aking mga tutorial. Sigurado matututo ka. So, maraming salamat sa inyong panonood, sa aking mga pagtuturo. At naway, ito'y inyong magamit balang araw. Maraming salamat.